What's up mga 90s? Welcome sa isa na mga episode natin ng Project. So for today's video, ang pag-uusapan natin is about doorknobs. Tulad ito, katulad ito. So kung bibili ka ng mga doorknobs para sa pintuan mo, so paano ba natin malalaman kung quality ba o matibay yung doorknobs na mabibili natin? May ilang bagay tayong pwede i-consider para malaman natin matibay o quality yung mga doorknobs na to. So, paano? Let's find out! Okay, so para mas mapaliwanag ko sa inyo ng mabuti, meron tayong dalawang sample na doorknobs dito. One and two. So, itong mga doorknobs na to ay magkaibang brand at magkaibang klase din sila ng doorknob. So, itong isa, ito ay common type na doorknob o yung sinasabi ng iba, old type doorknob. So, ito naman ay tubular type na doorknob. So, paano nga ba sila nagkaiba? And ano yung qualities nila? Okay, so umpisa natin dito. Ito ay masasabi natin na low quality itong isang to. Then paano? Okay, papakita ko sa inyo. Number one, packaging. Packaging, ito nyo. Napakalambot nyo. While this one, itong ating tubular. Diba? Matigas at makapal yung kanyang packaging. So, ang bent niya nandito sa gitna dahil nandito na yung weakest point niya. This one, dito pala sa ibabaw, nakita na natin, ano? And, one more thing, yung kanilang bigat. So, syempre, kung ang packaging mo makapal at matigas, we can say na mabigat yung brand product na nandun sa kanyang loob. Katulad dito, dahil manipis yung kanyang packaging, magaan din yung kanyang product na nasa loob. Okay? So, para patunayan ko sa inyo, meron tayong timbangan dito. Okay, so titimbangin natin to. Nauna natin, ito yung low quality brand. Okay, so let's see. Pitong guhit. Umabot siya ng pitong guhit. Okay, let's try this one. Ito naman yung ating quality brand. Okay. Kalahati. Kalahating kilo. 10 guhit ang ano niya, ang katumbas niya sa guhit. So, 'yun. Mas mabigat siya. Dahil mas mabigat siya, ibig sabihin mas makapal yung bakal na ginamit sa kanya. And this one, dahil magaang, manipis yung bakal na ginamit. Okay. Okay. So, let's say na hindi ka sa mga malls o yung mga hardware store na nakalocate sa malls. Hindi ka doon bibili sa mga hardware lang dito sa labas, no? Yung mga bagay na yun, yun yung pwede natin gamitin o maging guide para masigurado natin na yung doorknob na nabibili natin is quality. So, syempre, pagdating sa doorknob, maraming brand yan eh. Hindi lang yung mga common name or common brand na madalas natin nakikita. Tulad ng Yale, no question asked, talagang matibay yan. Or Amerilac. Yan, mga ganyang brand, nakagamit na tayo yan. And kapag sa hardware, hindi naman nila, or hindi mo nakikita yung mga product na nandun. Not unless kung pakita nila sa'yo lahat ng doorknob na available sa kanila. Hindi katulad kapag ka nasa, let's say, City Hardware, Ace Hardware, Wilcon Depot, yan, yung mga hardware na
talagang quality yung mga brand na nahandun sa kanila. Hindi mo natin kailangang usisahin kung ano yung mga quality brand dyan, ano? Ang kinukonsider na lang natin doon is yung price. Kung mas gusto natin yung mas mura, pero still, quality pa rin naman. Okay? So, this is the last one. Itong common type na doorknob, ang kanyang latch bolt, yun yata ang tawag dito yung latch bolt, is naka-separate. Yan siya. Naka-separate siya. Bali putol yan. So, ikukonekta mo yan dito para makontrol ito. Pagka pinabit mo sa pintuan. Samantalang itong ating isang brand, tubular. Ito yung tubular. Ang latch bolt nito is connected. No? Isang buo, mahaba siya. So, yun yung mas gusto ko kaysa dito sa isa. No? Ito kasi talaga may tendency na masira trip. Siyempre, kapipihit mo, kapipihit. Para makontrol ito, yun. May tendency siya na masira dito. Samantalang dito, kasi connected nga siya. So, isang buo siya. Walang mapuputol. Okay? And, bigyan ko kayo ng sample. Ito kasi yung parang tasay na design. Ito yun. So, hawakan na lang ko lang parang tasa na. Matalang ito. Ito yung round. Almost circle type ng doorknob. Okay? So, bibigyan ko kayo ng sample. Katulad nitong dalawang doorknob na nasa likod natin. Itong isa at itong isa. Pares yan eh. Pares nito yan. So, pagpakita ko sa inyo kung bakit ayaw ko ng ganito. Bali, meron din namang mga brand na branded na quality na ganito yung tsura. Ganito yung klase ng doorknob niya. Pero, siguro, mas ano yun? Mas quality yun. Okay, tignan natin. Okay, so binuksan natin tong sa ito yung ating low quality brand. Binuksan natin, ano, para makuha natin yung susi. Ito yung kanyang susi. So, testingin natin kung mabubuksan niya yung dalawang doorknob na pinakita ko sa inyo. Ito yung doorknob number 1. Nakalakyan. Okay, dito. Ito, tignan natin dito. Nakalakyan, ha? Ibig sabihin, kahit na hindi ito ang susi nito, kaya siyang buksan. Okay? So, tandaan niyo yung itsura ng susi niya. Huh? Kaya siyang magbukas kahit na hindi ito yung susi nito. Kaya siyang buksan. So, ito nasiraan eh. Hindi na talaga magbubuksan ito eh kasi nasiraan na siya. Sumbo natin. Sumbo ba natin? Ayun. Nag-lock na. Automatic lock na siya. Sisira na yan. Okay? So, yun. Nakita natin yung sample na pagbukas dito sa doorknob na to. So, nabuksan siya kahit hindi ito yung kanyang susi. Ito yung susi na to galing dito sa ating sample doorknob, no? So, nabuksan siya. So, okay. Ito kasi sirano eh. Nag-set lock na talaga to. Hindi na kayang buksan ng susi eh. So, defected na talaga. Okay. Isang bagay pa pala, no? Related naman sa pintuan yung ating pinag-uusapan, yung ating topic. So, kung bibili pala kayo ng hinge ng bisagra, sana ganito yung bilhin nyo. Ball bearing type. Okay? So, hindi po ito yung katulad ng mga common type ng bisagra na may pin. Wala tayong sample dito eh. Okay? So, yun yung may pin. Yun po pwede mong sundutin yung party na to. Yan. May pin sa loob yun. Pwede mong sundutin dito.
then matatanggal mo na yon. Samantalang ito, ito is ball bearing type. Bearing yung kanyang nasa loob. Then iwas ano to, iwas dun sa langit-ngit. Kung may mga pintuan kayong pag sinasarado, binubuksan nyo, naglalangit-ngit at masakit sa tenga, o dito, hindi nagkakaroon na ganun. So kung magkaroon man, very minimal lang. Hindi ganun kalakas yung tunog siguro. I don't know kung nagkakaganun siya. But I think, naiiwasan dahil sa ganitong klaseng ano, bisagra or yung ating hinge. Okay? So, yun lang. Hope you enjoyed this video. Sana meron kayong kahit papano natutunan or na-pick up na konting tips at kaalaman. Hope you subscribe, share and like na rin this video kung nagustuhan po ninyo. And paki-hit na rin yung notification bell so para pagkaroon tayo mga bagong videos or vlogs na na-i-upload, manonotify po kayo. Okay? So, thank you and goodbye!